Teka. Hindi na kaya kami gano'n. Sandy, ano ba nangyayari sa'yo? Parang iba ka na. Eh, ikaw. Ikaw pa ba yung Miguel na kilala ko? Eh, hindi ka na nga pumabanding sa akin eh. Kasi may ibang friends ka na. Eh, kaya nga nandito ako eh. Bumabawi ako sa'yo eh. Sus, sasama ka daw sa Divisoria. Eh, nasaan ka nun? I'm sorry, Don. Alimutan ko talaga. Alam mo kung bakit? Kasi hindi na talaga friend ang tingin mo sa akin. Isa na akong malaking istorbo sa'yo. Sa seryoso na yung inis mo. Kaya pala pinapagod mo kakahabol sa'yo. Eh di tingin mo yung kakahabol sa'kin. Tutan, hindi mo na ako kailangan, di ba? Dahil nandiyan na yung yalina mo. Magagalit nga yun. Eh, paghintay mo ba naman siya sa wala eh. Pero pare ko, yung mas matindi yung galit ngayon. Parang US of A, parang gera. Parang gusto lumaban sa Iraq, ganun katindi. Te, tampururot lang yun. Hindi tampururot yun, pare ko eh. War of the Worlds na to. Eh, pare ko eh, kung gera yan, edi matagal matatapos yan. Eh, nakikipag-peace talk na nga ako, ayaw pa rin eh. Ipa-hold dyan sa tricycle mo. Nay! Game mo talaman kay Jaula na kay sarap ng camera, nakakaya. Daming nanonood oh. Ko, wag mo kong bubisitin ha. Ganito nakakap kami. Madali akong pumutok, tatamaan ka sa akin. Miguel, nakakuha na ba kayo ng tutor ni Madonna? Wala pa ho. Baka naman pwedeng ikaw na magkumbinsi kay Rafi. Sige na, baka makinig sa'yo yun. Sige po, susubukan ko po. Sayang naman, di ba? Kesa naman kung ano-ano pinagkakaabalahan ni Rafi, edi mag-tutor na lang ulit kay Madonna. Okay lang sa'yo? Wala pong problema, aling baby. Eh siya nga ho pala. Asan po ba si Rafi? Ako, saan pa? Di sa paborito niyang bisyo. Okay, Rafi, good work. Okay, I'll see you guys tomorrow. Hey, next bus! Let's go! Ano ang pakiramdam mo ngayon, Mata? Maganda. Dahil lalo akong gumaganda. Patayin mo silang lahat. Ay! Saan ka pupunta? Lalayas ka na naman? Babalik po ako agad, tita. Hindi ka alis! Magtrabaho ka! Hindi ka lalabas ng gawaan hanggang bukas! Kasi naman, Kuya Mix, pinahiya ko pala si Mami kay Dr. Evelyn. Kaya ayan, penalty sa'yo yan. Tita, gagawin ko na lang mamaya. Pagbalik ko. Hindi! Kung magre-reklamo pa, pumunta ka na to sa gawaan, Kuya Mix. Ikaw din, baka mamaya, 2 days kami hindi palabasin ni Mami sa paggawa ng ampalunggay. Eh, pupuntahan ko sana si Rafi eh, para mag-tutor kay Madonna. Eh, wag na lang ho. Talaga, Kuya Mix? Sige na, puntahan mo na si Rafi. Ininagal si Mami. Sige na, Kuya Mix. Talaga? Bilisan mo, oh, bilisan mo, sige. Bilisan mo. Kuya Mix, bilisan mo, ha? Okay, ready? Thank you.
Tigil na yun! Ikaw na naman? Pakialamero! Pwes! Ito ang pakialaman mo! Paray, nalog ata ang utak ko. Naman, Motra! Okay ka lang? Okay lang ako. Dapat siguro balik-balikan nyo. Wala kayong puso. Siguro hindi kayo tao. Kaya walang halaga sa inyo. Ano yung bahagi ng buhay nyo? Ma? Is there something wrong? Dr. Evelyn, excuse me. Documents ng Hardin ni Caloy. Sit down. Yes, sir. Thank you. Parang hindi ko pa yata nakikita si Cynthia. Oh, yeah, wala siya. Pinapahinga ko muna. May sakit pa si Cynthia? Wala siyang sakit. Wala siyang sakit. Ah, a reward for a job well done, right? Pumayag na rin pala ang may-ari ng Hardin ni Caloy. Naisipan na mag-back out ni Cynthia para sa pagbili ng Hardin ni Caloy. Nagkatampuan kami. Gusto kong tumulong. Tumulong para... para magkaayos kami sa inyo. Okay lang ako. Wala to. Basta masabihin mo lang sa akin, ha?
Well, no, actually... No, come on, Ayesa. There's no need for that. Well, thanks anyways. I mean, tampo ang mag-asawa lang yun. No, but what I meant was, gusto kong makatulong na maklose ang deal with Hardina Caloy. Kung ayaw na ni Cynthia, pwede kong ituloy. Just give me the green light at ako na lang magtatapos ng negosasyon. There's no really problem there anymore. I mean, signing lang ang kulang. And besides, baka magbago pa yung isip ni Dolores kung hindi si Cynthia ang kakausap sa kanya. Eh, paano si Cynthia? Well, I'm sure magkakayos din naman kami nun. Masyado namin mahal ang isa't isa para kami mag-tisan. Okay. Okay? Well, dito lang ako if you need me. Thank you. I just have to get back to work. All right. Excuse me. Yes, Eve. I-order mo nga ako ng bulaklak para kay Cynthia. Thank you. Oh, ngayon mukha mo, sambako na naman yan. Kuya, muntik na akong atakin kanina ni Mothra sa pool. As in kanina? Oo. Kung hindi dumating si Elastic Man. Pero, inatake muna ako ni Mothra bago dumating si Elastic Man. Ano naman yan? Pakpak to ni Mothra. Yan, pakpak! Mukhang dahil na pusit lang yan, pakpak! Di ba, Papi? Tigil-tigilan mo yan, kakain ng tubig sa swimming pool. Puro na yung tubig ang utak mo eh. Di huwag ka maniwala. Basta, dahil sa nangyari sa akin kanina, mas gusto ko malaman kung sino si Mothra at kung paano talaga siya naging ganun. Eh, pag nagkita kayo ng Mothra ngayon, sabihin mo na rin, magtanong ka lang sa kanya, bakit sa dinami-dami lugar sa Pilipinas, dito pa niya napunteryahang mamerwiso? Buisit kaya yun? Ay, si pare ko ikoy pupunta sa pool kanina yun, nahanap ka eh. Kita ba kayo? Bakit daw? Eh, dun yata sa kapatid niya. Ako sabi ko yata eh, sa'yo lang yata tututo yung babaeng yun eh. Kukunin ka yata ulit. Raffy! Raffy! Parekoy! Parekoy! May sasabihin sana ako sa'yo eh. Busy ako, wala akong time para mag-tutor kay Madonna. Ba? Jesus ka talaga. Alam mo agad yung sasabihin ko. Tama na dito. Pero Raffy, sandali lang. Ano bang problema nun? Parekoy! You're alive! Pareko? I'm just happy. Narinig mo na? Genius, para sa akin. Ako na! Thank you, thank you. Sa pinaglumaan kong sofa set, thank you. Pero Mari, ang bait-bait mo talaga sa akin. Ay, sure, walang problema. Mari, sure ka na ba talaga sa gagawin mo? Handa ka na bang pakawalan ng huling alaala ng asawa mo? Siguro naman, maiintindihan ni Caloy kung bakit ko ibebenta ang Hardin. Lahat naman yan nadadala sa maganda usap eh. May mga magkakaaway, pagbabate, pag nag-uusap. Parang ano, kompromiso, pisto. Parang ibebenta, tsaka sundan, nag-uusap. So ang gusto mong mangyari, papayag ako ibenta yung Hardin. Tapos pera-pera na lang. Ganun ba gusto mo, Parekoy? Hindi naman ako papayag ng ganun. Wala na nga si tatay. Tapos mawawala pa yung naging parte ng buhay niya. Eh, na nga lang tanging alaala niya eh. Eh, paano naman yung mabait mong tita? Oh. Isipin mo naman ang offer sa akin ng Evelyn. 10 million pesos. Abay, sure win na yan! Malaki ang maitutulong yan para sa pagpapaaral ko kay Madonna. Sa araw-araw na gastusin dito sa bahay. Makakapag-abroad ako. Makakapagpahinga. Makakapagpaganda! Samantalang Hardin, hindi mo alam kung bukas nakatayo pa. E di doon na ako sa sigurado. Yung sure na. Banker deal! Ewan ko, pare ko eh. Siguro nga talagang forever ng kontrabida sa akin ng Tita Dolores. Para palang pantelosery ang buhay mo, pare ko ikaw ah. Ikaw yung leading man. Tapos, saka yung best friend. Puro kabiro eh. Hindi naman mawawala ang alaala sa akin ni Caloy. Dahil araw-araw, laman siya ng isip at puso ko. Kung gusto niya, kapag binayaran ako ng Evelyn, ipagtatayo ko siya ng rebolto dyan sa harap ng bahay ko. Huwag lang siyang maghalis sa akin. Kasi, mahal na mahal ko talaga si Caloy. Dahil siya ang hero ng buhay ko.
okay lang, Kaloy. Di ba? Alam mo, pare Koy, hindi ko alam kung ano yung problema ng motrang yun. Ikaw, hindi ko alam kung ano yung problema mo. Gabing-gabi na, ayaw pa umuwi. Pati ako, dinadama yun pa. Masensya ka na, pare Koy. Eh, bad trip to sa bahay. Hanggang ngayon ba naman, hindi ka pa rin sanay sa inyo? Samahan mo na ako dito. Gusto ko kasi pag-uwi ko sa bahay, tulog na si Tita Dolores eh. Para hindi na kami magtalo nun. Honey, I'm sorry. Hindi ko kayang nagagalit ka sa akin. I love you so much, and you know that. Naiintindihan naman kita eh. Kung meron man higit na nakakakuna ako sa'yo, ako yun. Sana maintindihan mo rin ako. Mahal na mahal kita, walang katumpas yan. Lahat na lang sinakripisyo ko. Pagkatao ko, pinabukasan ko, everything. Parati ako naging giving sa'yo. Pero sana ganun pa rin. Siguro nga, naging sentimental lang ako. I'm sorry, Janet. It's okay. Nalaman na namin ng magandang balita. Balita saan? Dude, na ikaw pinili ni Alina para maging partner sa Mr. and Ms. Papio. Kumalat na pala yung balita. Alam mo, iba kasi pag kayong katropa eh. Poging-poging dating mga dudes. Naiya tuloy ako sa inyo. Eh, Rastig ah, salamat sa suporta nyo ah. Iba talaga kayo. Sandy? Mga dudes, sandali lang, ha? Sandy! Sandy! Bakit ka ba nagkakaganyan? Gosh, para kang nausog. What's the song again? Eh, si Rafi kasi hindi pumayag na maging shooter ko, eh. And so, marami naman pwede magturo, ha? Eh, hindi naman ako matututo pag iba yung nag-shooter sa akin mo. Bakit ba? Ganon? As in. Ay, nako. I hate Daniel Radcliffe. Mukha siyang matanda. So, what's your problem ba? Eh, tama ba naman kasi problemahin mo yung pagtanda ni Harry Potter? Mas malaki kayong problema ko kay Rafi. Sandy, mag-usap naman tayo. May klase pa ako. Sandy, sorry na. Patawarin mo na ako. Kung gusto mo, ngayon kita samahan sa Divisoria. Mag-Divisoria ka mag-isa mo. Wala akong panahon makapagbati sa'yo, Mix. Bahala ka! Pero Sandy, ano ba gusto mong gawin ko? Para mawala na yung galit mo. Tsaka para mabuo na yung kaligayahan ko. Tsaka nabalita mo na ba? Kami nanili na mag-partner sa Mr. and Ms. Papio. Napaka-manhid mo talaga! Ha? Anong manhid? Ang manhid mo, Migs! Ang manhid mo kasi!